Bukas na ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Kaya kamustahin natin ang paghahanda sa lugar kung saan maghahain ng kandidatura ang mga national candidate. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, dagsa nga yung mga tao no, sa ilang satellite offices ng COMELEC dahil last day of voters registration ngayon. At bukas naman ay magsisimula naman po yung filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa election 2025. Nanawagan naman po isang kongresista sa COMELEC na tiyaking mabuti na hindi makakatakbo yung mga hindi kwalipikado. Sa mall na ito, dagsa ang mga humabol sa huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa 2025 elections. Pati sinehan na ginawang waiting area na puno. Sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City, puno rin ang tatlong palapag na satellite office ng COMELEC na mga humahabol sa voters registration at nagpapareactivate ng registration. Nagsagawa rin ng voters registration sa Pag-asa Island sa Palawan. Hindi na ikinagulat ng COMELEC ang last minute na pagpaparehistro. Nakakatuwa naman dahil humahabol yung mga kababayan natin, pero expected natin itong pagdagsana ito ng mga kababayan natin dito sa mga lugar kung saan ang ginagawa ang registration. Ang ating pumbilin kapag bandang alas 5 at meron pang mga nakapila ay accommodate ang lahat. Pero ang mga lugar na apektado ng Bagyong Julian, binigyang laya ang mga election officials na i-extend ang registration ng isang araw kung kailangan. Ininspeksyon na rin ng COMELEC ang The Manila Hotel Tent City kung saan gagawin ang filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong senador at party list representatives simula bukas hanggang October 8. Ipinakita sa mga opisyal ang magiging daloy ng filing. Ito pong parting ito, dyan magre-receive ng party list. Dito po, Senator. Sa mga lamesang ito, titingnan ng COMELEC Legal Department kung kumpleto ba ang requirements ng mga nagpa-file ng COC. Kung hindi kumpleto, pwede naman silang bumalik sa ibang araw. At kung kumpleto naman, ay pwede na silang magpatuloy sa susunod na stage ng COC filing. Magkakaroon ng picture taking, haharap ang aspirant sa media at pipirma sa panata para sa malinis at marangal na kampanya. Nasa 18,280 na elective position ang pagbabotohan sa election 2025, kabilang ang 12 senador, mga party list representatives, congressional district representatives, governor, mayor, sangguniang bayan member at iba pa. Basta kumpleto ang requirement, tatanggapin daw ng COMELEC ang COC. May tugon din ang COMELEC sa pagkabahala ng Quadcom ng Kamara na tatakbong muli si Banban Mayor Alice Bo. Dapat niyang tingnan ng mabuti ng COMELEC at ng ating mga ahensya ng gobyerno. Yung mga cast, mga tao na may perpetually disqualified to hold public office na judgment, lalo na mula sa ombudsman, ang COMELEC po ay kaagad na pinapatupad. Yung ganyang klaseng pinapa-implement kaagad yung naging ruling na yan ng Office of the Ombudsman. Pwede may mag-file ng petition to cancel or deny due course yung candidacy. Dumalo naman si COMELEC Commissioner Nelson Celis sa pagtitipon ng election watchdog na kontra daya. Vicky, dito sa aking kinaroroonan, ano, makikita nyo sa akin likuran ay dyan po mismo yung pagharap ng mga kandidato o mga aspirants no, sa mga miyembro ng media sa oras na sila ay nakalusot na dun sa registration para po sila ay makatakbo o nakapag-file ng kanilang COC. At sila po ay harap sa media at pipirma nga sa isang covenant. At pagkatapos nyan, Vicky, ay sila na ay agad na maaring umalis dahil inaasahan po na mahigpit ang seguridad dito bukas at talaga kailangan mabilis daw po yung turnover o yung galaw ng tao para hindi magsikip dito sa venue na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.